yung supply constriction man ang di doon i-shift yung kumbaga yung strategy ng paglaban sa droga, kasi nakita rin natin dahil it makes a lot of sense, no? Dahil di ba nakita natin sa customs yung mga kasi pag sa demand side ka nag-concentrate, addict yan eh. So siyempre, maski hindi na niyan naisip kung ano pwede mangyari sa kanya, pwede papatay siya, makulong siya. Kasi nga addict, malakas yung urge. Pagka yung supply yung kinokus mo, kinoncentrate mo, unang-una magiging prohibitive yung presyo. Pangalawa, siyempre mga big time drug dealers yung mahihit mo. So sir, yung mga ni-raise ni VP kahapon, obviously marami doon idea na i-discuss nyo sa kanya beforehand. I don't know, kasi may close door din sila eh. At saka yun, idea niya na rin yun eh. Yung mga nabanggit niya na yung tungkol sa strategy na yung sa rehab at lahat. Ano. Basically, yun ang general parang topic na discuss namin. Binigyan ko siya ng konting input tungkol sa resources available. Kasi ako yung nagde-depend ng budget ng DDP, Dangerous Drugs Board, at saka ng PIDEA. So, binigyan ko siya ng paper tungkol sa available resources. At nabanggit ko sa kanya na meron na pong nailagak na 15 million upon the request of PIDEA para sa current year. Ano? B, sir? 15B? Ngayon. Sir, 1.5 para sa ICAD. Sir, 1.5 billion? Yes, kasi inter-agency committee lang naman yan. Yun ang request ng PIDEA for this year nung nag-budget hearing kami last year. So yun, binigay ko yun. So merong available na 15 million for the inter-agency. Sir, Then for 2020, hindi na nag-request yung PIDEA kasi nga nasa National Expenditure Program na. Naging recurring budget na yung para sa ICAD. Then 2017 yung EO, pag 2018 walang budget. So pag 2019 nagkaroon. And then I also told her na may mga earmarked revenues na doon sa special account ng DDP, meron doon mga 104 million pesos, pero kinakap ito, parang ang dinibigay lang ng DDP ang taon-taon, 77 million, hanggang doon lang ang pwedeng gamitin. So sabi ko sa kanya, kung makausap niyo si Presidente, pwede niyo siguro i-request na i-lift yung conditional veto. Kasi conditional veto yun, inano ko eh. Inamend ko yung special provision na kung pwedeng gamitin na ng DDP yung naka-earmark ng mga revenues galing sa yung mga license, yung mga fees, at saka na ini-issue ng mga law enforcement agencies. And then, yung support galing sa PAGCOR, sa Philippine Hedging Commission, at total ng mga 104. So kung may request na sa Pangulo na malip yung conditional veto, makakakuha pa siya doon ng between 104 and 77. So makaka-generate pa ng additional pondo para idagdag doon sa available ng 15 million. Yun lang mga available resources. And of course, yun ang mga na-discuss namin basically. Pero maganda na yung class niya, at saka bago pa man siguro nung habang nagdi-deliberate siya o dinidibate niya sarili niya kung tatagapin o hindi, nagpasa na siya na nagpasa. So kasama niya yung kanyang chief of staff, by the way, na Harvard graduate at dating staff ni late DILG Secretary Robredo. Yun ang aming pag-usapan. And I also sabi ko, marami ko yung refer ng mga tao na both nasa active service at saka mga newly retired na maalam sa tungkol sa mga sa operation ng dangerous drug. Kakausap ko sila para makatulong din sa inyo. As advisor yon, sir? Hindi naman. Para magbigay din ng information, hindi advisor. Sabi ko, huwag nang isama sa pamilya. Ito, mga volunteers ito, kakausapin ko na mag-voluntaryo na lang na tulungan siya magbigay ng advice. Amenable siya. Talagang very interested siya na matuto at saka talagang magampanan yung tungkulin na ibinigay sa kanya. Sir, did you give her any advice or pointers on how to carry out yung supply constriction side?
Ah, oo, kasama yun. Pero detalye na yun, siya na lang, siguro sa kanya lang ng manggaling. O kaya habang pinatahap niya yung kanyang 2.5 years na sa trabaho, kung i-apply niya man o hindi, remember, ano lang naman ito, mga advice lang naman that she can take or not. Kaya kahit sa kanya na yun. Pero maganda naman yung naging meeting. Ang napansin ko sa kanya talagang very interested siya na matutunan, especially yung sa strategy, sa law enforcement aspect, pati yung comprehensive. Ang isang na-suggest ko sa kanya, makipag parang closely coordinate with them. And kasi alam mo yung San Francisco Police at saka Los Angeles Police, meron silang tinawag na DARE, yung Drug Abuse Resistance Education. And napaka-effective kasi ang tinatarget noon, yung mga sixth graders, no, mga elementary students, ang gagamitin niya rin kasi nabagit ko sa kanya ng panahon ni President Erap, eh, inadapt sa Pilipinas ang tawag yung Kill There. Tapos saan, yung mga pulis natin mismo, once or twice a week, dadapo doon sa mga eskwelahan para mag-lecture ng tungkol sa mga masamang epekto ng droga. Habang nasa mga formative years yung mga bata, eh, ipamulat agad sa kanila yung masamang dulot ng illegal na droga. So, yun, she took note, sabi ko, pwede niya namang i-research yan dahil ina-adapt yan sa ibang bansa. Very effective yan doon sa Estados Unidos. Sir, kahapon, doon sa meeting nila, merong open invitation si PDEA Chief Aquino na sumama rin daw sa mga drug raid or operation si VP. Kailangan pa ba yun? Well, that could be arranged kasi interesado rin siya. Pero wag naman yung, kasi alam mo, makukompromise naman yung operation kung kasama mo yung Vice Presidente mismo from start to finish. Ano, dahil sa security pa lang, eh di kakalat, nakakalat na yung security. Matetelegraph naman yung operation na isasagawa. So, but they could make some arrangements kung paano yung isasagawa yon. Pero kung from the briefing, tapos sa jump off, tapos sa mismong operation, eh hindi naman pwede pabayaan mo na Vice Presidente ng bansa, pangalawang pinakamataas na official ng bansa natin, eh ilalagay mo naman yung buhay sa alanganin na susugod siya doon. Hindi naman siguro yung ibig sabihin. And yung kanyang na-clarify niya rin yung sinabi niyang yung zero killing, hindi naman talagang literally ganun ang ibig sabihin nun eh. Ang talagang parang overarching ano nun is bawasan natin yung patayan na unnecessary, yung hindi naman talaga in self-defense, parang arbitrary yung, kasi let's face it, kasi marami naman din talagang na alam na natin ano, dahil sa mga pagdinig na ginawa ng Senado. May mga abuso rin eh, na parang unnecessary yung killing, pero may namamatay. Yan naman yung kinlarify niya rin, pag-usapan din namin na imposible naman yung zero killing, kasi kung halimbawa papariling ka na nung quarry mo, kaya lang nga namang iilag ka lang at susugurin mo ng parang i-mobilize mo lang physically, parang or with your bare hands, parang hindi naman ganon ang ibig sabihin. Ini-imply kasi ng ibang tao, lalo na yung mga nagkikriticize, na yun ang gusto mangyari ni VP Lenny, which is far from the truth. Sir, si Cecil, sir, in-acknowledge ba ni VP na imposible ngang walang mamamatay dun sa drug war during your conversation? Hindi nga ganun na ibig sabihin eh. Apo. Na ang sinasabi lang doon, yung kasi marami nang napatay, 3.5 years, parang although hindi naman natin ma-judge kung failure o success yung ano, but it continues to be a problem. Parang kung ganun na yung strategy, mag-isip naman tayo kung paano i-improve. Yun naman ang nasa kanya. So, yun. Basically, doon naman umikot yung aming of course, may mga classified information na binigay din ako sa kanya na na-present niya naman. She took note. Ano, and then, hindi naman pwedeng i-discuss publicly on how to deal with yung big-time drug dealers, especially mga importers. Alam niya rin na karamihan talaga nagagaling sa mainland China. Although, friendship ito from Cambodia, sa Myanmar, doon sa tinatawag na Golden Triangle kasi gano'n ang ano. Marami kami na-discuss pero yung iba hindi na siguro marapat pang i-share kasi medyo may mga classified
na portion doon sa usapan, no? Opo. Sir, dagdag yung sinabi kasi ni Greg Pimentel ng PIDEA na uncontrollable, quote-unquote, yung pagpapasok ng drugs dito. Does this mean na ina-acknowledge na unsolvable yung case natin when it comes to drugs? Hindi. Ang isang napag-usapan din namin ni Pimentel, sabi ko, intelligence. Mm-hmm. Kasi yung intelligence, napaka-importante nun, kasi the prime mover of all operations, especially sa law enforcement. Opo. Kung bulag ka, hindi mo alam yung target mo, anong gagawin mo? So, sabi ko, yun ang pinaka and coming from General Pimentel, na dating Director for Intelligence sa PNP, parang hindi mahirap paniwalaan na gano'n ang kanyang view na uncontrollable yung pagpasok. Opo. Kasi kaya yung control yun, kung i-enhance mo, i-strengthen mo yung intelligence network mo. Mm-hmm. At ang isang napag-usapan din namin at yun, interesado siya, sabi ko, dapat siguro palawakin yung network na magkaroon siya ng close coordination with foreign counterparts. Napaka-importante. Sinare ko yung aming experience noong nasa PNP pa ako na napaka-lapit ng aming coordination with USDEA, Australia, Hong Kong, even Macau, yung narcotics nila, mga units doon. Dito naman sa bansa natin, may mga representatives yan. At ang isang na-suggest ko rin, kung pwedeng maglaan siya ng isang maski executive director ng committee, because mukhang doon sa structure, organizational structure, mukhang wala pa sa executive director o yung secretariat. Yun ang mga napag-usapan natin. Sir? Meron po bang request sa inyo si VP Lenny na gawin kayong parang regular advisor on this matter? Legislative ako, executive sila. Hindi pwedeng formal, ano. Pero may usapan naman kami na open yung linya. At anytime na meron, sabi ko, meron kayong gustong tanong i-clarify, pwede naman kasi open naman yung line ng communication. Mm. And yun nga, meron mga nirefer din ako ng mga tao na pwedeng directly makausap nila nung kanyang staff para magkonsulta o magtanong na hindi naman kailangan i-plantilla kasi yun naman mga volunteer mga advisors na kasi pag-plantilla o gagpunin pag-konsulta, it will entail additional expense. Kaya hindi na kailangan yun. And I know na yung mga taong pinangit ko sa kanya, more than willing to help. Sir, mga former police yun yung ine-endorse mo kay BP na mag-a-advise? May mga former police officers doon na talagang mahalap sa trabaho. Kasama rin nawala na, sir, nawala namang assignment sa gobyerno. Pero sabi ko, actually, especially si Secretary Cui, naman yun, very competent at saka on the level yung mag-isip na she can always. Sir, kasama si... Kung kanyang co-chair, yung yun din ang isang parang hindi ko lang po na-express ko sa kanya. Parang awkward yung situation because yung chairperson has the rank of USEC. Mm. Tapos yung co-chair, ito yung siya. Although wala naman doon sa memorandum na binigay sa kanya, walang parang cabinet rank na nagbibigay. Parang awkward. So, I don't know how they will resolve it. It's between her and the president. And sabi naman niya, basta pinatawag siya formally kasi yun ang medyo natatawa siya na lahat puro text message at saka through media lang yung invitation sa kanya to attend the cabinet meeting. Tapos yung hindi defined eh. Kaya sa kanya naman ang galing yung iba gusto niya raw malaman yung parameters. Wala pa rin parameters, sir. Wala pa rin binibigay sa kanya. Pag-usapan daw nila. Sabi niya, basta pinatawag naman ako anytime. Alam mo yung hali, napaka-simple na hindi naman ang klusa kanya. Klusa ko sa late husband niya dahil pagka nagpupunta ako ng daga, yun naman hindi ko nakikita yan noon eh. Mm. Kaya napakasimple nung alin, saka very logical na mag-isip. So, yun lang masasabi ko. Sir, kasama ba si Mayor Magalong dun sa mga nirefer niyo? Sa mga nirefer niyong magiging consultant or mga advisors? Maraming pangalan, hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Basta may mga pinakita ko sa kanya na pwede makatulong. Sir, yung bang mga isi-share nyo sa kanya, is she obliged to share it also with like
kay Pidea Aaron, yung mga ganun. Eh kung, di ba, parang medyo, at this, on the onset, meron ng hindi, meron ng differences eh. So, ano ba yun? Yung, what would you advise her on that? Wala sa kanya yun eh. Parang sa kanya, basta trabaho lang. Kung sino yung pwedeng makatulong sa kanyang yung bagong trabaho niya, welcome sa kanya. Wala sa kanya yun eh. Wala akong nakitang parang sabi ko nga eh, dalawang bagay yan. Do your job and make the people know that you how you're doing your job. Kasi hindi lang naman yung pagganap sa trabaho, kundi yung ipaalam sa mga, kasi sabi ko, uso ngayon ng mga trolls. Mm. Siyempre, kung hindi naman lang yung ginagawa ninyo, sabi niya, wala sa akin yung basta, alam naman yun na wala naman akong capability na wala siyang pondo para gumasos pa sa mga ganon. Counter. Eh, bahala na lang, parang gano'n ano niya. Sir, ano yung... Sir, ano yung... Ano, sir, yung word of caution nyo lang sa kanya? Maraming, napasukan niya, siyempre. Maraming karakter. Sabi ko, yung... Especially yung mga police, tapos sari-saring karakter yan, medyo, ano lang. She should really watch her back all the time. Sir, yung binigay yung classified info na mga classified info on drug people, meron na ba yun, sir, lumabas? Or talagang ano ito, mga bago? Yung binigay meron niyo sa kanila? Meron mga lumabas na alam niyo na meron namang hindi pa lumabas. Pero nandiyan sa mga intelligence reports na nakikita ko, nababasa ko. At nalaman ko rin through my own contacts. Yun, binrip ko na rin siya doon. Sir, and as of now, hindi klaro how these people would be handled and handled properly. Sir, sir, slightly separate topic. Mayor Isko also asked for your advice. Oh, kagabi naman yun. Na, ang tanong niya naman, ang isang problema niya kasi, yung internal cleansing. Tapos, paano niya talaga matitigil yung potong? Kasi siyempre, di ba, nakikipagtanong siya doon sa mga vendors, tapos yung mga drivers na kausap niya. Nandiyan pa rin, may mga nangungutong na mga police. Yun din, binigyan ko rin siya how to go about it. Paano, sir? And, ano po advice niyo, sir? Sa amin na lang yan kasi, may mga tips lang ako binigyan sa kanya how to handle it. Sabi niya, dahil nag-detect doon naman yung kanyang chief of staff, si Cesar David, dating using. Nakasama niya rin na gabi. So, yun. Doon naman uminog yung usapan namin. Yung disciplinary mechanism na pwede niyang gamitin under the PNP law. And kung paano i-handle yung kasi sabi ko makakala. At alam naman niya, kaya siguro siya humingi rin ng audience at humingi ng konting tips dahil at ang problema niya, yung mismong sariling police force doon sa Manila. At saka yung mga malalapit sa kanya na pwedeng paikutan siya. Yun naman. Yung mama naman, alam mo, street smart naman yun si Isko. Sa ngayon, ginagawa niya nga ngayon. Very effective sa Manila. And he wants to sustain it. Gusto niya. Sabi ko, yun ang pinakamahirap. Pero ang key dyan is consistency. Pagka medyo naligaw ka dyan, ang nakitang hindi ka consistent, doon na masisira lahat yung ginagawa mo ngayon. Yun lang advice na bigay ko sa kanya. Sir, so, paano lang? Sir, how do you minimize, sir, yung drug killings? Sa binigay nyo kay, na advice kay Robred? Yung drug? Apo. Yung drug killings po, how do you minimize po yung mga patayan? Basic naman yun eh. Alam niya rin yun eh. Sabi niya, di ba, binigay niya rin sa mga kausap niya kahapon. Na basta huwag ka lang lalabas sa rule of law, sa mga rules of engagement, tapos minimize yung killings. Ngayon, ma-address mo yun kung yung mga tinatawag ng ninja cops, i-address mo rin kasi yun naman talaga yung gumagawa ng kalokohan dahil if you recall, doon sa mga nauna pa namin pag tinignong ako pa yung sa public order, hindi ba may mga police na naglilinis? Ito yung noong bago pumasok yung administration ni Pangulong Duterte, ito yung nakipag-deal at nagre-recycle ng mga droga. Tapos yung alam nila pwede magturo sa kanila. Kaya
nagkaroon ng napakarami patayan kasi yung mga naglilinis na pulis na nag-iisip sila na baka maituro sila. Eh, yun ang pinagpapapatay nila, yung mga dati mga couriers nila, na mga nandiyan nila. Nandun naman, open yan sa matter of public record yan sa mga hearings namin. Diba, may nangyari noon na umiiyak yung mga magulang. I think sa Antipolo ito na yung anak nila, dating tagabalot ng droga na nire-recycle ng pulis pagkatapos inoperate mismo ng pulis. Sir, would you suggest kay BP na magkaroon siya ng sarili niyang unit para yung mga lahat ng information na katulad yung binibigay niya at saka magagather niya eventually, ma-utilize niya ng hindi masusunog dahil alam naman natin na medyo marami na rin, nahaluan na rin ng konti yung PIDEA. Kasi hindi viable yun under the yung memo na na-issue para sa kanya dahil interagency committee siya, volunteer hindi naman siya para maging operative. Pero ang isang suggest lang, she should develop her own parang people who could be trusted and it entails a lot of study in the course of her, in the performance of her duties. Pakita niya lang kung sino yung mga credible at saka mga trustworthy ito sa mga tao. Mag-develop na lang siya ng sarili niya na within the law enforcement na pwedeng magsagawa na, o kaya mag-provide ng mga intelligence information sa kanya o mag-observe kung ano yung mga kamalian doon sa mga naliligaw na landas sa pulis. Pero para mag-form pa siya ng sariling pwersa, baka mahirap isagawa yun. Baka taliwas na yun doon sa kanyang assignment na, or assigned task na binigay sa kanya. Mm-hmm. Sir, paano siya masa-sideline in all this? Like, based on your experience as Yolanda Czar, di ba, parang there was a time na nasa sideline kayo. On this one, being lang co-chair lang siya, so meron din siyang parang, at saka there's a president to, like, answer to. So how would you make, what was your advice to ensure that hindi siya masa-sideline in all this? Na maa-answer. Lahat naman, kasi ako naman noon, dalawa lang naman cabinet, mga dalawa talaga lang yung talagang hindi nag-a-attend ng mga discussion sa aming mga meetings. Pero by and large, nakuha ko naman yung cooperation ng majority ng cabinet kasi pag nagpapatago ako ng meeting, nandun naman sila eh. Kaya sabi ko, lahat naman pwedeng matutunan. Kailangan lang, meron talaga nag-a-advise sa kanya na maalam. Ganon din naman ang ginawa ko. Ano ba maalay ko sa rehabilitation sa disaster? E biglang inapoint ako na in charge na Yolanda. Ang ginawa ko lang noon, di ba, I just put him on the spot na dalawa yung hindi nag-cooperate. After that, nag-cooperate na yung dalawa eh. Nag-join na ng mga meetings. Mm-hmm. Tapos ano, and sabi ko, lahat naman natutunan eh. Ang best in advantage nga ni BP Lenny, Vice President siya eh. Mm-hmm. Andiyan na yung kanyang titulo. Ako nga, wala no, kasi tapos na yung term ko sa Senate. Simple being lakson lang ako noon. Pero nung inapoint ako, nasa discarte rin yan eh. Siya, nandiyan siya. Number 2 siya sa pinakamataas. So, guilty na sa kanya yung pag nagpatawag siya. Tulad ng nangyari kahapon, nagpatawag siya. Dato naman lahat. Of course, may mga binabanggit siya na pwedeng hindi makisama for one reason or another. Pero sa una naman pagdinig, at tama yon, small group meeting sa mga susunod, ito hindi naman namin napagsama, pero yun naman ang tama yung gagawin niya na sometime next week, papatawag niya yung mga small group members ng ano, o isang grupo ng cluster, mga cluster meetings. So, kahit na matututunan naman eh, basta't nag-aral ka, at saka sabi ko nga sa inyo, no, diba, if you put your mind and conscience into your job, madali yung matutunan eh. Ang problema, kung tinanggap yung trabaho, wala ka naman intention na talaga mag-accomplish. Ako nga doon, kalaban ko ba doon yung may mga politika pa nga doon, di ba? Yung yellow at saka yung mga Marcos side, yung Tacloban pa naman yung area. Doon ako medyo nahihirapan noon kasi nahaluan ang politika, kasi ayoko makipag-politika. Nahaluan na rin dahil na may alitan eh. Kalamit yung ano, but I think, ano, ako, hindi naman ito nagtumbuhat ng sarili pa ko. I delivered kasi yung inatas lang naman sa aking mission noon, ano eh, mag-prepare ng comprehensive rehabilitation plan eh, which I did in a record time of 8 months. Pero tumulong sa akin noon, hindi naman national government eh. At tumulong talaga sa akin noon, mga UNDP, USAID,
yung mga private na mga NGOs. Like, ganun din ang attitude ni Bibi Lenny. Sabi niya, hindi naman ako para umasa pa ng nahiya nga siyang manghingi pa ng budget. Eh. Eh, sabi ko, resources din ang kailangan. Pero anyway, I leave it up to her. Kung ang diskarte niya, sabi niya, nahiya ako na manghingi pa ako ng pondo. Sir, sir, ka-clarify ko lang, sir. Technically, kayo ang magiging advisor kayo na ano lang, informal advisor ni VP Lenny at saka ni Mayor Isko. Tama ba? Whenever sought for advice, available ako. Pero hindi yung parang on a regular basis. Ayoko rin naman mag-volunteer. Ako naman, nag-react lang ako sa appointment niya. And then, right away, parang kinapasa, iningin na yung number ko. And nag-text siya sa akin kung pwede mag-meet. And then, nag-designate kasi ng araw. I'm sorry, medyo hindi kompleto yung sinabi sa information. Ayoko namang i-process question nyo kung kailan kung saan yung meeting namin. Diyan ka pupunta kayo. So sabi ko, di ba sabi ko nyo, we're fixing our schedule. As a matter of fact, and I apologize for this. Actually, nakaayos na schedule namin na sinabi kong we're fixing. Ayoko lang maging mentally disarray sa inyo. Pinaliwanin ko rin sa kanya, nagkita kami, nung nag-usap kami na pasensya na kayo ba? Kasi alam nyo, yung media, sikat na makukulit, tinatanong ko, nag-usap na raw tayo para sa meeting. Kaya ako naman sabihin sa inyong, hindi pa, tapos siya naman na kausap niya, sabihin ko, hindi pa kami coordinated. Okay. Kaya naintindihan naman niya, sabi niya, o nga dahil ano, sabi ko, sino may nangulit sa inyo? Tumaran, sir. Si Selly. Si Selly. Makulit talaga yun, sir. Nagtanong na kung kumontak na raw. Opo. Yes. Sir, isang word lang naman eh. Sir, sing... Tapos, at siya ba mismong tumawag pa, sir? O at siya ba siya mismo may follow pa? Sabi ko, thank you. Sir, same with Isko yon, sir. Pagkailangan ng tulong, pwede kayong lapitan. Oo, ganoon din ang usapan namin. Nagpalitan ng number. Tapos, yun. Kung kailan na kailangan, yun man na through text messages, pwede mo konsulta eh. Sir, another topic lang, sir, yung budget po. Sir, yung budget. Nagulat din ako. Well, nagulat. Hindi na rin na-surprise siguro na meron palang pinaplano na i-realize pang 100 million. And diba sinabi ko naman sa inyo nung earlier pa na kung yung pag-uusapan lang yung house version, yung general professor's bill na na-transmit sa amin, parang sa akin okay na yun eh kasi lahat institutional amendments, yung 9.5 billion. Eh yun nga, totoo nga yung suspecta ko rin na mayroon pa sila nakatago na sa bygam nila ipapasok. Eh yung 100 billion pesos, napakalaking halaga, no? Madi-distort na yung entire budget kasi yung tatama ang mga ahensya na tatanggalan mo. Eh, paano yung kanilang mga priority projects na pinag-aralan na nila yun bago pa man na sila mag-budget ko? Eh, kasama na doon sa, at nakasama sa NEP. Tapos gagalawin ko yung ganung kalaking halaga. And, mga kongresista na I doubt kung merong pagkukonsulta na ginawa sa mga ahensya na maapektuhan nung pagbawas at saka pagdagdag. Sir, what do you make of that? Pagbaka nito sa bygone, pataya na naman ito. Sir, what do you make of that move, sir, ng House? Diba? Kasi kung may gagalawin sila, dapat nung gab pa lang, they should have introduced yung changes dun sa NEP bago naging gab yung budget. Tama yun. Kasi yun ang napag-debatehan eh sa floor at saka yun na-discuss sa committee hearing. Dapat na ipasok na nila yun at nasa kasama sa pag-transmit sa amin. Pati yung 100 billion. So halimbawa nagalaw nila 109.5 billion. At least nakita namin doon mapag-aaralan. Pero alam nyo naman ang bycam. Kaya nga sinasuggest ko na maging open sa publiko yung discussion sa bycam para kwentas klara. Hindi yung pagdating ng bycam, taguan ng mga insertions, ng mga realignment, Tapos, mahirap. Kaya ito na nga yung anticipate yung problema na while commendable yung 9.5 billion lamang na institutional amendments, yun pala sa bicameral conference, ipapasok yung mga individual amendments at pagkalaki-laki. Sa tingin nyo deliberate na late into the budget deliberations kaysa palang gagalawin yung 100B? I can only say this, Kaduda-duda, yung bang na-transmit na sa amin o kaya na-approve na nila on third and final reading pero nag-entertain pa sila
itong pag-submit ay isang small group committee. Ito galing sa kanila ito eh. Mismo sa kanila, sa leadership ng House, na pwede pa silang mag-submit ng mga amendments nila doon, even after the third and final reading. So sabi ko, ano to? Ba't hindi pa pinasok to sa pag-in-approve nilang ang mga amendments? Ba't kailangan pang magsasubmit pa sa small group committee? So doon makikita yung parang sabihin na nating sa ngayon wala akong maisip na na-work yung di ba malevolent and sneaky. Di ba? Malevolent. Yun eh. Kasi bakit kailangan itago mo sa plenaryo yung pagsasubmit pa ng mga individual amendments at hindi mo pa isama doon sa itatransmit sa Senado? Kutama. Kaya doon magkakaroon ng contention pagdating sa bycam. Yan ang bycam kasi hindi katulad sa plenaryo na talagang open sa lahat ng miyembro. Eh pagdating sa bycam, kung sino lang yung designated members ng bycam ng both houses, yun ang makakarinig doon. Sir, follow-up lang about dun sa budget, no? Hindi ba unconstitutional yun? Kasi ang laki nung i-re-align nila pagdating sa bycam? Merong provision sa Constitution na after the final reading, approval ng final reading, wala lang amendment na i-entertain. At doon yun eh, I think Article 6, Section 17 yata. If I'm not mistaken, ano, ma-research yun na yan. Pero natin sa Constitution yan, wala nang ano, parang wala nang further amendment na kailangan maipasok after the third and final reading ng mag-anong measure. And yung appropriations measure, yung budget measure, is no exception because that's in a bill. Legislation kasi siya. Pero may lesson ng Constitution maliwanag. Kung, of course, may bycam pa nga, pero para mag-submit pa yung kami, halimbawa, in-approve na namin on third and final reading Senate version. Pagkatapos may mga amendments mong isasubmit, yun ang pinagbabawal ng Constitution. So sir, it raises constitutional questions, no, kahit na even before nag-i-introduce ng ganyang changes in the budget. Yeah, pero yung sa bycam, constitutional yun kasi nasa ano rin naman yun eh, na kung pwedeng pag-usapan yung disagreeing provisions. Pero paano natin masasabing disagreeing provision ng dalawang versions ng both houses kung hindi naman pumasok doon sa provision ng House nung tinasmit sa amin. Ang pag-usapan lang dapat sa bycam yung disagreeing provisions ng bawat House. Pero dahil wala naman sa House version yun, hindi papasok mo sa bycam. Parang may mali rin. Okay, sige. Thank you. Sir, paano? Bakbakan nyo, sir, bycam na? Oo, senaryo, oo. Paano yan? Nangyari na yan nung panahon yung 14 years budget, di ba? Kaya nga na-delay. Kasi mas masama yung ginawa doon. Kasi tapos na yung bycam, na-ratify na namin, na-ratify na nila. Tapos, pag nung nag-print sila ng enrolled bill, kasi ang pag-print naman yan, ano eh, sa House eh, na iba na yung na-ratify namin na pinag-usapan pati sa bycam. So mabuti na lamang. At yung sinulat ni Senate President dito, eh, in-approve ng, parang in-adapt ng Pangulo. Kaya binito niya yung 95 billion. Eh, ito, 100 billion naman na pinag-usapan natin. Sir, anong senaryo pagdating sa Senado? Baka ma-delay na naman, sir. Ah, hindi. Talagang kami, committed kami na hindi ma-delay. Ang problema nga, ang makaka-delay nito, pag in-insist nila yung in-toto yung 100 billion. Okay. Eh, talagang, magkatatagal lang kami sa bicameral conference yan pagka talagang inisist nila yun. Or kung ipipilit nila at isasama nila sa enrolled bill, sa printed copy, eh, bago na mapirmahan ni SP yung enrolled bill, i-scrutinize pa rin namin yun eh. Ganyan ginawa namin for this year's budget. Kaya kanapo ko yung, actually 75 lang yung sinulat ni Tito Sen, pero 95 nga yung pinito ng Presidente. At sabi na, open naman yung Malacanang. Very very vocal naman sila, sinasabi nila. Kung may makita kayo dyan talagang lapsam at saka hindi ka nais-nais, eh ipagbigay nyo sa alam sa amin, ibibito yan. And I believe that because may track record naman ng Presidente na pag nakita niyang pang-aksay ng budget at hindi tama sa pag-submit sa kanila, ibinito naman niya. So, yun. Doon na lang tayo haata dahil kung i-insist nila, isipin mo 95 billion nga lang eh,
nalakihan na tayo, tapos ngayon iniisip pa nila. At saka saan nanggaling ito? We're not speculating. So, sir, yung likelihood na ano, na magkaroon uli ng aberya, ma-delay, pag in-insist nila, pwede mangyari uli? Well, we learned from the lesson of a reenacted budget dito sa 2019. May impact talaga sa ekonomiya kasi yung GDP nagsasuffer. Kasi nga yung spending, government spending, nalilibit, nababawasan ng ilang buwan. And ayaw naman natin na yung Kongreso o particular yung Senado or yung House masisip pag nagkaroon na naman na reenactment sa budget. So, pipilitin namin na talagang ma-enroll yung bill. Kung talaga insist nila, edi susulatan na lang namin si Pangulo. Eh. Yun ang gagawin namin. Anyway, sa Senate naman, nagkakaisa naman kami, majority-minority pagdating sa ganyan mga issue. Sir, so yung may binabanggit pa si Speaker Allen, sir, na 500 million per congressman. Oo. Ewan ko ba, may mga nakita na naabot na, ayoko nila magpagin ng mga distrito, pero may mga malalaking budget na nakalagat doon sa kanya-kanya distrito. So, hindi naman nila maikakailaya kasi papel yan nakasulat yan Kasi pagka nakitakin nila na walang pork, nakita ko na kung ano yung mga distrito ang lalaki. Sir, pwede nyo ba mabanggit lang yung ano, kung mag-amount? Pagka nag-interpellate ako, PowerPoint. Kahit yung amount lang muna, sir, sa isang congressional district. Isang distrito, merong 300 million. Merong lugar na may 500 million. May mga ganun. Sir, ano yun? Pero justified yung ano? Yung pagkaka-allocate, kumbaga, may kailangan talaga na ganun kalaking pondo yung distrito? Apparently, pumasok na yun sa National Expenditure Program. Ibig sabihin nun, bago pa man na isubite ng Presidente sa House yung NEP, National Expenditure Program, nakapasok na sila doon. So, apparently, pinatawag na nila yung o nakipagpulong na sila sa mga agencies para ibigay na yung kanila mga gusto ipasok doon. Yun, wala namang problema doon. Kasi ang supposition do, ang ano do, ang assumption, pinag-aralan na ng ahensya yung mga binigay na mga proyekto ng mga kongresista. Pero makita nyo rin, pagka nag-interpellate na kami next week, na may mga ipo-point out ako doon na yung pumasok na mga proyekto, mga PAPs, na galing sa RTG, napakaliit na, na bahagi. Parang nasa mga 17% lang. Eh ang bulto dapat ng mga programs, activities, and projects, dapat ang bulto dyan, ang gagaling sa RTC. Kasi yung RTC, pinagugutan naman nila yung mga local development plans. Dapat ganun. Eh, pag pinag-aralan namin yung, nung pinag-aralan namin yung budget, ang nakita namin, ba't ang laki ng disparity? Parang ang lit-lit ang kinonsidere na nanggaling sa Regional Development Council. Eh, yun yung bulto dapat. Yun ang buka-buka ng Pilipinas eh. So bakit 17% and 83%, ito yung nanggaling na sa national. Eh dapat ang pinagbabasihan ng pinaka-spending program, yung local development plans, dahil sila yung more than any body in government, ang mas nakakaintindi, nakakaalam ng mga needs at saka priorities, yung mga local government unit, kasama na doon yung mga district representatives. Ano nangyayari nga, hindi pinapractice yung dapat na procedure sa pagbalangkat ng budget, binabaliwala yung mga kailangan ng mga local government units through their local development plans na sinasabit nila hanggang sa RDC. Arbitrary nangyari siya. Kaya kaya disconnect Ang laki ng disconnect. Kaya nga, di ba, I mentioned to you, na from a mere 800 billion sa first budget year ni DGMA, nagbalo na tayo ng budget sa 4.1 trillion. Ang tanong, nakita nyo ba yung mga increase? Yung sa laki ng pumalaot na yung budget natin from less than 1 trillion na yun nasa 4.1 trillion na. Nakita ba natin yung mga development? Nakakakita tayo ng mga Ecitec, Tiplex, Eslex, Skyway. Pero babayad naman tayo ng toll. Ibig sabihin, hindi government projects yun. Private sector. So, saan na napunta?
Yan din ang tanong ng mga pag may nakakausap ako mga business men. Yan din ang tanong nila. Sabi ko, yan din ang tanong ko. Pareho tayo ng tanong. Nasaan yung development commensurate to the increase in our national budget? Hindi natin makita. Hindi natin ma-equate. Sir, uli na lang sir na topic yung PNPG, sir. Hindi dapat mag-appoint na ng permanent na PNP chief si Presidente. Kasi nag-retire na kahapon si ano. Wala na, bakante na yung office ng PNP. Although, mayroong designated na OIC. So, I can understand the position of the President na sobrang maingat siya. In short, kung napansin niyo yung kanyang pahayag, di ba? Na ayaw niya nang mapalusutan. So, ina-admit siya na napalusutan siya itong huling appointment niya ng GPNP. So, napaka maingat ni Pangulo na pumili. Ngayon siguro, naghihintay pa siya ng mga input, lahat ng information available doon sa pinoposidira para maging GPNP, para more or less sigurado siya na walang lalabas na ganyang issues once appointed na. Walang deadline ba yun, sir, na kailangan na sundin? Hanggat nangyari na before yan eh, di ba si OIC PNP ano? OIC ng PNP si Dindo. Dindo si, Spina. Si, Spina, sir. Yeah. Oh. And yes. Even before, bago ako na-appoint ng permanent si PNP, OIC rin no si Deputy Director General La Rosa. So hindi naman sir bago yung ganyan. As long as merong designated na officer in charge, kaya lang, limitado yung kanyang authority kasi naka-specify naman sa PNP law saka sa mga batas na pagka OIG, hindi ganun kalawak yung powers o yung authority over the organization. Sir, anong thoughts mo doon sa suggestion to the President na mag-assign ng one top cop per island, like isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao? Well, maganda yun kasi meron man tayong mga typo ngayon eh na halos walang ginagawa yung di ba yung na-assign yun. Kasi area of command yun eh. Para mag-designate, siguro iniisip niya rin para napakalawak ng Pilipinas, baka yung GPNP, may mga available na official, wag lang magdadagdag ng dagdag gastos kasi mag-create ka ng position. Kasi yun din ang isang issue na na-discuss namin during the caucus na napakaraming mga suggestion o yung mga proposed measures na creation ng Department of Disaster and Resilience, Department of OFW, Department of Water. Pagkatapos, yung unang zona ni Presidente pag-upo niya, di ba, right-sizing ang sinasabi niya. So, how do we reconcile yung grant ng Pangulo na mag-right-size tayo ng gobyerno kasi napangsyadong bloated na gobyerno. Tapos, nagkikirin naman tayo ng katakot-takot na mga departamento. In any case, kasi napakaraming bills na na-refer sa Committee on Defense. Sa Monday, yun nga. Sabi ko, sige, i-hear ko na lang yung mga bills na nagpo-propose ng creation ng Department of Disaster. Pero it doesn't mean na all the way to the floor, i-adapt yun. We will have to act the resource persons, DBM particularly, kung kaya ba ng gobyerno na mag-create pa ng adil. Kasi sa January, magiging ma-activate na yung Department of Housing and Urban Development. Kung tama yung nomenclature na pinanggit ko. Okay. Eh, additional budget, additional personnel. Ang isang pwedeng talakayin doon, kailangan bang napakalalaki ng mga departamento na pwedeng pag nag-right side, bawasan naman natin yung USEC kasi merong ibang departamento, anim yung USEC, tapos yung ASEC, ano, pagkarami-rami rin, tapos marami nagmamanicure lang. So, sir, walang legal hindrance yun, na parang wala nang PNP chief, tatlo na lang, wala. Is that, tama ba? Kailangan may PNP chief. Kasi, merong principle sa leadership, kailangan may unit yung guban. Kasi kung tatlo yung bawat island group, tapos walang GPNP, ano yun? Hindi po pwede yun. Hindi viable yun. Tsaka hindi advisable dahil mawawala yung unit yung command na tinatawag. Okay. Tsaka so, di ba under the law, by the name itself, na it's a national police organization. Yes, tama. National in scope. Civilian in character.
Kaya kung tatatloin mo at walang pinakapinuno, malaki problema nun. Para tayong nagtatlong banda nun. Sir, clarification, medyo may tulog pa yung Department of Disaster Resiliency? Management Resiliency? Ano ba to? Ayoko naman pangunahan kasi collegial body kami. Pero ako, nung nag-focus ka, sa akin nga naka-refer, eh, nagpayag naman ako na malaki yung reservation ko na ituloy yun. But just to say, kasi ako naman yung chairman ng committee at na-refer sa akin. Kailangan, tingin natin, yun din ang guidance sa akin ni General President. Sabi ko, ano bang guidance mo rito? Kasi taliwas ito sa right sizing. Sabi ni, sige, basta i-hear lang natin para malaman natin yung input ng mga resource persons. Okay, sir. Sir, since in the absence of appointment of a UPNP chief, lumalabas po maraming white paper for siguro sa lahat ng kandidato, do you think meron pang available na walang skeleton in the closet doon sa mga top ranking ngayon? Marami. Marami naman ganon. Kailangan lang talaga maingat yung pagpili ng pangulo. Sa PNP kasi ang na-highlight lang naman yung mga ganyan mga issues. Pero pagka kung kilala niya yung mga official, maraming official dyan na talagang wala kang makikita at siya talagang matino at capable. Okay. Sir? Sir, maraming salamat. Thank you, sir.